So this is the first step that we are going to do. We need to get a scion coming from the matured tree, longkong tree, which already bear fruit for the previous years. Okay? Yung namunga na po ng mga nakaraang taon na matured na, ang kukuha na natin. Ito po yung longkong. This is longkong. You see the difference between duko. So wide. Malapad yung dahon niya. Wide leaves. And shiny. So shiny. Darker green. Dark green in colors. Okay. So be sure that you will not going to get a scion from this is water sprout from the lower branch. Okay. You can get a, huwag niyo pong kukuha nito, water sprout. We call it, tawag po dito ay water sprout. Na makinis na yan. You can get water sprout from the top. On the side, ano, sa gilid na sanga, sa dulong sanga, yun, yung katulad ng kukunin natin yun. Pwede na po yun. Be sure na kukuha tayo ng at least 2. Get at least 2 scion. Why we have a reserve? Because if we fail for choosing the first one, we have the substitute, okay? Meron tayo reserva para palpak yung una o hindi siya kasukat. Yun po ating gagamitin, okay? So, kukunin na natin yan gamit ang pruning scissor natin, okay? Medyo mataas. Yun, okay. Kukuha na tayo ngayon. We will get a scion. Okay. Isa pa. We need another one. After getting the scion, immediately we need to remove the leaves. Tatanggalin agad natin po dapat yung dahon. Why? To avoid transpiration and water loss. Okay. Okay, tara na. Let's start. Okay, before we proceed, shout out muna po sa ating mga kaibigan dyan sa Amerika, sa ating mga kababayan, ang ating mga fellow subscribers, and every in every part of the world. So, sa ating mga bago din, nadadagdagan na po tayo ng almost 30 person every day. So, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ang channel. So, with no further ado, simulan na po natin. Ensure na ating pong lalagyan ng tanggalin po natin yung remove the upper leaves. Okay, titira lang po tayo ng mga dalawa. Dito tayo mag-grab. Select the in between the older and the younger leaves stem. Okay, so titira po tayo ng dalawang leaves. Putulin natin sa dulo. Avoid transpiration or water loss. Okay. Okay. Tapos ating babaluktutin ng ganito. Yun, kita nyo sana, kita nyo. Focus natin. Baluktot natin ng ganito. Pagtatap natin at kakambalin po natin ng ganyan. Yan. Kaya dapat ito, ilalagyan natin ng we will put tape in it para hindi po siya gumalaw. To ensure that it will not move. Okay. Tatanggalin naman po natin yan. We will remove this after na mabuhay siya. Use paper masking tape only. Okay. Ito nyo. Ayan. Para hindi po siya mag-shake. Shake, shake, shake. Ayan. Sisira po yan pagka may aibo. Later, I will demonstrate again another setup. This time, ito po yung build out. So, 50-50 chance. Pero, experiment nga for the sake na may makita po sa inyo.
ako man ay nagpapasalamat at na nag-challenge akong gumawa ng mga kakaiba for the sake of my channel and for the benefits of my viewers, okay? So yun, salamat po. Talagang kayo po talaga ang aking inspirasyon. Yo! Yun! Salita tayo! Hindi na natin patagalin. So, tanggalin natin para makita nyo. Yan. Prepare dapat yung mga gagamitin natin. Meron tayong ice candy. Medyo naluma na. Matagal na po akong hindi nag... Yun. Matagal akong hindi nagbabading night. Nagbabading. So, yun. Sukatin natin. Measure the... Yan to. Sorry. Dito tayo. Nakala. Sukatin natin. Kung make sure na sukat siya. Yun. Okay naman. So, we will use a V-shape technique of grafting. Yan, ganyan ang mangyayari po sa kanya. Mga kababayan, yan. Lagyan na rin natin ang scotch tape dito sa baba. Ay, huwag muna. Dito lang tayo sa taas. Okay. Pinuputol po na ganun. Cut the tape upside. The purpose of that is to ensure na yung tubig ay paganon pababa, hindi to avoid na yung penetration ng tubig dito tayo, mali yung ating ano, dubli nga pala ito. Yun, yung hindi po nakapanood ng aking video dati, yung grafting long kong at 2020, panoorin nyo lang po, balikan nyo lang para makita nyo kung paano ginagawa yung ginagawa. Sinabi ko doon, do it as fast as you can, but as accurate as you can, okay? First, cut tayo na sa gitna in a vertical position. Be sure to do it at the middle. Sa gitna po talaga. Kaya kung pasma ka, medyo mahirap gawin kung pasma ka. Tapos ito, yan. Tatanggalin mo yung mga bukol-bukol na yan. Dito tayo pipili sa pagitan. You can cut the tip if you want, but for me, mas in long kong, mas mabilis kong lumago yung ano, yung dulo kaysa dun sa pinuputol. In case of long kong, yun ang difference niya. Mas maganda po sa long kong yung sa dupo, yung pinuputol yung dulo. But in the case of long kong, no need na, hindi na po kailangan. Mas maganda po sa longkong yung diretso lang yung dulo. Straight ang dulo niya. Okay. Dapat B-shape po talaga siya. Yan o. Tapos ganyan o, isusuot natin siya. Dapat magfit yung at least one side ay magfit. Yun. I think okay na to. Ready dapat yung ating panali. Sana mag-success ito. Medyo luma na mga panali natin. Ang plastic natin ay yan, tulad nyan. Mas maganda pa siguro gamitin natin ito. Hindi naman ito masama. Paper tape. So, dubli-dubli na eksperimento natin. I think pwede rin ito. Wala po akong grafting tape sa ngayon eh. Mas maganda pa ito. Okay. Dobli-dobli ang ating eksperimento. Nabubulok naman ito kaya mas maganda. Sahag tingnan na lang natin sa nang papel. Ito nang plastic. Medyo malutong na talaga mga plastic ngayon. Preferably, I'm advising na gamitin po natin yung ano, grafting tape po talaga. So, in the absence of ano,
pwede naman itong ginawa ko. Hindi po maselan longkong. Longkong is ano, you can attain 90% survival in grafting longkong. I'm guaranteed to you. Kahit kayo pa ibaguhan, basta wag lang pasma yung malikip yung kamay. Medyo malamok na po ngayon. Inaapon tayo. Yun. Okay, ariko. May lamok. Isa na yung ating... Dapat sinusukat natin, sakto lang dapat yung ating ano, ice candy plastic. Yun, sukat siya dapat na ganun. Tapos yan, oh. Ito na rin ang gamitin natin at medyo malaligas. Dapat may tali para wag siya to avoid ng ano, yung pagtanggal niya. Fly, di butterfly. Pag alis niya, paglipad. Paglipad po yan. Kapag ka nahanginan. So, putulin na lang natin. After 2 weeks, you will notice na after 1 week, makikita mo if your grafting process successful na presence of moisture, perspiration, ay meron siya makikita ka dyan. So, papawis po yan sa Tagalog ating wika. At matatanggal features starting to ano to fall down. Okay? Ngayon, ito ang ating problema. Ito na. Since na ito ay tawag dito, experiment talaga, so kailangan nating gandahan. Yan. Ito, binulot ko lang po sa gubat. Itong pananim na ito, mas maganda po yung pinasisibol eh sa lupa. Malalaki ang kanilang growth. Medyo kinakawang na konting ganyan. Ito yun. Alagyan natin ng cockpit sa gilid. Ensure na may moisture siya. Kahit paalis-alis ka, katulad ko, napaka layas ko dahil ako po ay frontliner. Ayan. Okay. Didiligan na lang po natin at okay na yan. Ating titingnan after 45 days kung tayo ay nagtagumpay. Okay? Let's see after 45 days if we are successful. So see you guys on 45 days to 60 days. Hey! We are done. So ganun lang po kasimple. Ang purpose po nito talaga ay para matibay yung ating ano, ulitin ko. For us to attain the strong foundation ng ating root foundation. Root growth, ano yung malakas yung uptake ng nutrient kapag kadoble yung mayor. So yun, matibay siya sa bagyo. Protection against typhoon and calamities. Okay? Okay. Ito na po mga kababayan yung ating resulta ng ating grafted na double rootstock after estimated mga 3 months. So parang November ko ito ginawa. So November, December, January. Almost 4 months kung ginawa ito. Well, 3 and a half months. Ito na po siya. So kung mangyari po itong ganito sa 3 months, huwag niyo pong tatanggalin ito. Do not remove this in 3 months. So wait for another 3 months. So mga 6 months po. Pagkatanim, hindi pa rin tinatanggal eh. Doon muna sa tatanggalin kapag ka talagang fully developed na kasi baka matanggal to avoid breakdown ulit again ng ating pong mga sanga. Ano po? Pati ito, do not remove itong mga tape na ito. Mabubulok naman yan, yan ay papel. Tapos, yung mga suloy po dito, yung sprout, remove all the sprout naman dito from the base ay ating i-remove from time to time na lalabas. Remove them. Para yung nutrients ay pupunta lang upward. Ayun. So sa mga pasensya na sa mga nagtatanong kung mayroon akong binebenta, purely vlogs lang po tayo sa ngayon dahil ako ay working in the government. So hoping na later ay may pa makakapag-involve din ako sa business. Hindi ko pa po alam kung ang mga processes, kaya parang ayoko pa mag-involve doon. Talagang hirap mag-online. So yun. Thank you for watching. Hope you learn something, at kung hindi ka pa nag-subscribe, just click the subscribe
at yung bell notification para updated ka sa upcoming natin videos. Okay? See you on my next videos. God bless you all. Buhay. God bless the Philippines.